Sa halip na sa EDSA, sa Cebu gagawin ang paggunita sa 28th anibersaryo ng makasaysayang People Power Revolution. At may live report doon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rhea, nagsimula na nga dumami ang mga tao dito sa harap ng Cebu Capital at excited na nga po ang mga Cebuano dahil first time po magaganap dito ang paggunita sa EDSA People Power Anniversary. Narito po ang aking report. Handa na ang Cebu Capital para sa selebrasyon ng People Power Anniversary ngayong araw. Nakagayak na ang stage at panayang ensayo ng mga participants hanggang kagabi. Sarado na ang Escario Street at Osmeña Boulevard sa harap ng Capitol. Sa harap ng Kapitolyo, pagaganap ang tradisyonal na salubungan o ang reenactment ng pagtatagpo ng mga sibilyan at militar. Si Dingdong Dantes ang gaganap na Fidel Ramos at si Senador Bam Aquino naman ang gaganap na Boots Aquino. Sabi ni Senador Aquino, naghanda pa siya ng red checkered na shirt dahil ganun talaga ang suot ng tito niya. Sabi niya, wala namang mali kung idaos sa Cebu ang People Power Anniversary dahil noong maganap naman daw ang People Power sa Maynila ay may mga pagkilos din sa iba't ibang panig ng bansa. Excited naman ang ilang taga Cebu sa unang pagkakataong idaos dito ang People Power Anniversary. Proud daw sila dahil makasaysayan ang event na ito. Ayon pa sa isang estudyante sa Cebu University na sabi ng kanyang magulang na sa isang kumbento sa Cebu, nagtago si Cory bago tuluyang bumagsak si Marcos, kaya masasabing parte ang Cebu ng mga kaganapan noon. Nakatakda rin kumanta si Ogie Alcacid, pati na ang Cebu University Chorus. First time in Cebu actually, so medyo historic itong nangyayari. At also that it's the first time they're asking other people to portray certain personalities. So ako naman, natuwa naman ako nung nanayahan tayo to portray Tito Butch. Magandang gunitain kung saan talaga ito nangyari. Pero palagay ko maganda rin yung sinyalis na yung people power hindi lang nangyari sa Metro Manila, but in fact, it happened in many places. Siguro po, it's an honor for us. Every Cebuano is very proud that we are celebrating this very very vibrant, very colorful, and very historical celebration. Feeling proud. Feeling proud dahil napili nila yung Cebu na yung celebrate yung EDSA, tapos alam naman natin kung bakit, di ba? So, feeling proud lang talaga. Yes, Connie, sa ngayon ang nagaganap ngayon dito ay katatapos lamang nung final practice ng selebrasyon ngayong araw. At 8 a.m. pa kasi inaasahan si Pangulong Aquino dito. At inaasahan kasama rin niya si Executive Secretary Paquito Ochoa, Cabinet Secretary Rene Albendras, at PCOO Secretary Sunny Coloma. Siyempre, hindi mawawala yung mga local officials ng Cebu, si Cebu Governor Hilario Davide III, Vice Governor Agnes Magpale, Cebu City Mayor Michael Rama. Ang pagdiriwang po na ito, ang paliwanag ng palasyo rito, ay ginagawa nila para i-highlight yung spirit ng bayanihan at pagtutulungan dahil ipinagdiriwang ito sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ang team nga po nito, Connie, ay kapit-bisig tungo sa pagbabago. Kahapon, ang Pangulo ay galing sa Katiil, Davao Oriental at Loon, Bohol. Ngayon naman siya ay pupunta sa Bantayan, Cebu, Tanawan, Leyte, Giwan, Eastern Samar, at expected din siya sa Barangay Kabalawan, Tacloban, Leyte, at yan po ay para bisitahin yung mga government projects at ganun din yung mga kalagayan ng ating mga kababayan doon. So sa ngayon, iniintay pa rin natin ang pagdarating dito ng Pangulo. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Cebu City. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.